Kaya kadalasang mga problema ng ating mga kababayan ay nag-overstay. Marami, siguro naman, lingit sa inyo, marami tayong mga kababayan na marami rin, ano, siguro ang statistics natin, nasa ano rin sila? Nasa mga 5,000. Overstay? Marami din dyan po yung mga walang papel. Kaya ingat po kayo, lalong-lalo na yung mga ginagamit sa pagpapautang. Siyempre, alam nyo, alam ko naman, mga kababayan natin, likas naman tayong mababait, di ba? Pag maayos yung papel mo, hindi ka naman papasok sa mga ganyang ano eh. Kaya sila napipilitan na, na gumawa ng hindi, hindi na angkop sa atin, eh wala na talaga silang magawa. Kahit yung mga kababayan natin na iba, yung mga wala ng trabaho, wala ng, walang-wala na talaga, kaya napapasok nila yon katulad ng mga drugs. Alam po ninyo yung 119 na nakakulong na kababayan natin, ang drugs po doon ay nasa 50. Opo, involved sila sa mga pagbibenta. O meron po tayong mga kababayan dito na may involved sa drugs pagbibenta. Pero alam nyo naman ang drugs, una akala mo magbibenta ka, yun pala mamaya gagamit ka na rin. So hanggang masira ka na, diba? So, medyo ano lang tayo, dapat lang maging responsible ka na. Kaya napakaganda nga yung ganito, member kayo ng isang community. Nang sa gayon ay nakakaroon kayo ng ano, ng chance na malaman yung mga dapat ninyong malaman. Ayan. Okay, ano pa ginagawa natin sa mga nag-overstay? Ayan. Binibigyan natin ng papel kagad, lalo na yung mga overstaying. Tapos ay endorse natin yan sa Hong Kong Immigration, nang sa gayon ay mapakiusap natin na huwag naman silang parusahan ng husto. Alam nyo, pagka yung mga, ano, mga ganyan na cases, nagagawa natin yan, nababawasan natin ng, imbis sa 100% yung parusa mo, pabawasan ng 1/3 yan. Makakatulong yung mga endorsements natin sa mga gobyerno dito. Ayan. Ito, importante din to, ah. Anytime bawat isa sa atin ay masangkot sa pulis. Anytime yung mga isa sa kaibigan natin o kaibigan, kamag-anak o katabi mo dyan ay pwedeng masangkot sa pulis, di ba? Lagi niyong tatandaan po yan. If one is arrested by police, the person concerned should know the following. Huwag po kayong matatakot sa police. Kasi ang trabaho po ng police ay pangalagaan ang katahimikan o ang safety ng kanilang lugar. Yan po yung primary concern ng police. So kapag ka may nasangkot, may nag-aaway dyan or anuman, talagang kukunin kanila, aarestuhin kanila. Pero hindi nangangahulugan na ikaw ay may kasalanan na. Ang tawag doon, custody. Iko-custody kanila para mapanatili nila yung katahimikan. So dapat, alam mo, tanungin mo sila, huwag kayong matatakot. Ayan, charges should be filed within 48 hours. Ngayon, pag nasa police custody ka, at wala naman silang may ikaso sa'yo, sa loob ng 48 hours dapat i-release kanila. Tandaan niyo yan, ha? Kung wala silang maikaso sa'yo. Kung alam mo na talagang wala kang kasalanan, pero lang kung alam mong may kasalanan ka, talagang doon ka na. Diba? Okay. Pagka na-aresto kayo, tingnan niyo yung mga ano, mga dapat ninyong gawin, tatandaan niyo yan, ha? I-share niyo yan sa mga kaibigan natin. Dapat focus lang kayo. Pakinggan ninyo mabuti, pakiramdaman ninyo kung ano yung mangyayari. Pwede po kayong hindi sumagot sa mga post. Basta susunod lang kayo sa kanila. Unang-una, ayan, you have the right to remain silent. Ayan, galing nga na yan sa pelikula eh. Napapanood kayo doon po yan. Diba? Totoo po yun, diba? Pag galing ng pulis, sasabihin niya sa'yo, meron kang karapatang manahimik.
dahil anuman yung sabihin mo ay isusulat namin na baka po pwedeng magamit pang ebidensya laban sa iyo. Totoo po yun, napaka-importante nga yun sa polis. Ayan, huwag niyong kalilimutan kaagad, kahit magaling kang mag-Ingles, kahit marunong kang umintindi, hingi pa rin kayo ng interpreter na Pilipino. Alam po ninyo yung interpreter na Pilipino na yan, ang laki ng tulong sa inyo yan. Una, pwede siya na yung tumawag sa amin. Katulad nung Friday, tinawagan ako ng kababayan natin na nasa police station, yung interpreter na yung tumawag. Wala siyang matirahan, palalabasin siya ng polis. So, minsan kasi siguro naririnig nyo, kasi ako naririnig ko yung mga interpreter daw minsan. Hindi ano. Huwag po kayong umasa na papaburan kayo ng interpreter. Kasi trabaho nila yan, hindi nila pwedeng pabayaan yon. Dahil yung mga polis, ang style ng mga yan, magtatanong dito sa isang interpreter, pauulit niya dito, pauulit pa niya dyan. Sisiguraduhin nilang hindi ito nagsabi ng ano? Oh, ng mali. Kaya mo ngayon, kung ano lang yung sinabi mo, yun lang yung sasabihin nila. Pero siyempre, internal na rin, alam nyo, yung mga yun, tatawag sa amin yan, tapos ano sasabihin nila yun. Malaking yung bagay na yun. So, tawag ngayon ng interpreter. Ayan. The right to consult with his lawyer before being interviewed. Ah, meron po kayong karapatan. Dito, ayan o. Ah, mamayan o. Dito po sa Hong Kong, pag kayo po ay na-involve sa police at inakyat ang kaso ninyo sa court, meron pong nakatalagang lawyer para sa inyo. Yung tinatawag na duty lawyer. Sa atin, ang katapat niyan yung public attorney. Pero ang kagandahan po dito sa Hong Kong, ang duty lawyers nila, ano po yan, talagang bayad po yung mga yan, binabayaran ng Hong Kong government. Pero talagang patas sa mga yan, professional naman talaga sa mga yan. Okay? So huwag mo kayong matatakot. Saka dito, pagka gusto mong, halimbawa, nasakot ka na sa court, pwede po kayong magpalit ng duty lawyer pag hindi nyo gusto. Pag meron kayong kilala na duty lawyer, pwede nyo i-recom yan. And all interviews and statements must begin with caution. Alam po ninyo, dapat huwag po kayong matatakot na magsabi doon sa police yung nag-i-interview sa inyo kung ano yung mga pupwedeng mangyari. Kailang bigyan niya kayo ng babala doon sa statement na ibibigay ninyo. Kuha niyo po ba yan? And the caution statement. At the beginning of the police interview questioning, the following will be read. Ayan o. Dapat sabihin sa inyo ng polisya, natandaan nyo na yan. Yan yan. You are not obliged to say anything. Dapat yung polis mismo babasahin sa inyo yan. Huwag ko kayong mahihiya. Yung mga polis, talagang gano'n lang yan. Siyempre, eh, mga military naman mga yan, mga polis, di ba? Siyempre, hindi kayo makakahintay na sila ay magsusumamo sa inyo. Talagang rude ang mga yan. Pero, huwag mo lang kalilimutan na yung karapatan mo. Kailangan anything you say can be as evidence of it. Ayan. Consulates advice. Ayan. Stay calm and say nothing. Kalma lang. Yung sinasabi ko kanina. If unsure of your statement, ayan, pwede po kayong humingi, sabihin yung pulis na pwede po ba kaming tumawag sa aming konsulado muna. Hindi po bawal yun. Okay. Next. Ayan. Ayan yung lawyer. Yung sinasabi kong duty lawyer kanina, sa unang pag-servisyo sa inyo, walang bayad. Pero sa susunod, maniningil ng ngayon, puro ng 500 na eh. Pero, pwede pa rin i-wave yan. Pag wala ka talaga ng pera, magsasabi ka lang. Kasi ang tawag po nila dyan, sa fee na yan, handling fee. Handling fee, ang tawag nila dyan. Pero, pag wala ka talaga ng pera, magsasabi ka lang. Pag sinabi mong may pera ka, siyempre, magpagbabayarin ka nila sa banko. Pero kung sinabi mong wala, papipirmahin ka lang na wala ng pera. Madilibre yan. Ayun.
Bumalik na naman tayo sa doon. Ano ba yan? Pwedeng... Ayan, busayin na lang natin yan. Kung maiiwasan, huwag umutang. Kung maaari, huwag umutang para sa iba. Bakit? Kasi tinatanggungan. Huwag maging reference. Ayan din ah. Sigurado ako may mga nagre-reference sa inyo. Okay, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Kahit yung katabi mo, huwag pauutangin. Kung ayaw mo, mawalan ng kaibigan. Pag pinautang mo yung katabi mo, darating ang araw, mag-aaway kayo. Pag hindi mo yung pinautang, hindi kayo mag-aaway. Diba? Totoo. Pag pinagbigyan mo yan, mag-aaway kayo. Parang ano, parang yung misis ko, may nagpipinta sa kanya. Sabi niya sa akin, sige na, bigyan na natin. Eh alam ko naman na hindi naman namin kailangan, saka ang mahal-mahal. Sabi ko sa misis ko, pag pinili mo yan, darating ang araw, mag-aaway kayo. Kasi pag nalaman mo na hindi mo pala gagamitin at saka ang mahal-mahal, siyempre, sasama yung loob mo sa kanya, niloko ka pala niya. Eh ngayon, pag hindi mo yung binili, tinanggihan mo yan, ulitin ko, yung kailangan marunong tayong tumanggi. Kasi pag marunong tayong tumanggi, makakaiwas tayo sa away. Di ba? Siyempre, pag nalaman mo na hindi, na naloko ka ng kaibigan mo, ng katabi mo. Di ba? Ikaw na yung lalayo. Wala na yung friendship nyo. So, matuto tayong tumanggi. Ayan. Okay. Loan problems. Ito po yun, no? Kailangan po natin tatandaan. Please remember that the consulate is not a collecting agency. Totoo po yun. Hindi naman po kami, ano, di ba? Na puro... Kasi yung mga iba pupunta doon para singilin yung isa. Ito, no?